everybody! Kumusta? Mabuhay! My name is Nicelle and welcome to Soul and Garden. So for today ay pag-uusapan po natin ito si Philodendron Burle Marx. Sasagutin po natin yung tanong na pwede ba nating palakahin sa tubig si Philodendron Burle Marx, or can we grow Philodendron Burle Marx in water? Kasi marami po sa ating mga house plant collectors na pinipili po nila na palakihin yung kanilang mga halaman in water because less hassle po yun. Hindi ka na magdidilig, hindi ka na maglalagay ng fertilizer, ng mulch, and kung ano-ano pa na ginagawa mo sa iyong potted plant. And there are many plants po na nabubuhay in water like spider plant or peace lily. Maganda po silang palakihin sa tubig. We can grow peace lily and spider plant in water very successfully. So again, ito si Philodendron Burle Marx ay pwede ba natin palakihin in tubig? Okay ba sa kanya? Well, I'll give you the answer later. So how did I find it? Ito po yung nangyari. Ito po ay sanga ng Philodendron Burle Marx and naputol po siya. Aksidente po siyang naputol ng aming aso, and nung una ay hindi ko po talaga siya napansin. And nagtataka lang po ako kasi nung nagdilig ako is droopy na po yung kanyang mga leaves, and nung tiningnan ko po ay ayun, putol na pala. And kung napapansin nyo po is dry na po yung area kung saan siya naputol. Ayan. Which means na siguro around mga 2 days na siguro tong naputol ng aming aso. So what I'm going to do right now for this Philodendron is I'll try to grow this in water and let's see if maganda po siya sa tubig. And if we're successful, then that's the time na ililipat ko po siya sa isang glass jar or hindi kaya sa isang mas magandang container para gawin na rin nating indoor plant. But if hindi po tayo successful, then itatanim na lang po natin siya sa pot. So yun, after more than a month, siguro about mga 35 days, ay ito na po si Philodendron Burle Marx na inilagay ko sa tubig. And as you can see here, naninilaw po yung kanyang dahon. Ito. Tapos meron pang dahong patay dito. Dalawa po sila. And nagtanggal na po ako ng isa dahil namatay din po na nilaw. But nakikita naman po natin na meron po siyang bagong tubong mga roots. And then also here, tumubo din po sila. See? And itong mga roots na to ay okay pa rin naman po. Pero, yeah. Ano na po sila, sira. Ayan. Let's try to putol. Putulin po natin. Ayan, oh. See? So, nalanta po siya. This root has withered away, and also this one. So, ito lang po yung root na, buhay. Okay, so, nakikita po natin, buhay naman po siya, kaso lang, ayan, nagpo-produce din siya ng mga bagong, sprouts, ito. But the fact na, ito na nila po yung dahon niya, marami pong namatay sa dahon niya is, diyan po natin masusukat kung pwede ba natin palakihin in water si Philodendron Burle Marx or hindi. So, what's the verdict? For me, my answer is no. We cannot grow Philodendron Burle Marx in water. Pwede siyang ipropagate in water kasi nagkaugat siya. It has produced new roots. But the fact na nanilaw ang kanyang mga dahon is, ibig pong sabihin nun, hindi po siya hiyang sa tubig. Kailangan po niya ng soil para po siya lumaki and bumanda. Kasi, if you have noticed po, kung magpropagate po tayo ng Philodendron Burle Marx, yung from cutting, tapos ilalagay natin sa soil kaagad, we will propagate it in soil directly, wala pong mamamatay na dahon. Siguro meron, yung it's caused by by the propagation process, yung propagation injury, yun lang po. But hindi po to the point na halos lahat po ng kanyang mga dahon ay papangit at maninilaw. So, yun lang. So, that's the answer. We cannot grow Philodendron Burle Marx in water, so soil lang po talaga siya. We can propagate in water, but after a month ay kailangan na po natin siyang itanim in soil para po to save the leaves. Para po
hindi na po malanta yung kanyang mga leaves. So yun lang po, and I hope na meron po kayong natutunan from this episode. And if you like this video, please click like and subscribe if you haven't yet. So thank you for keeping me company, and until next video, bye!